Alright, it's Saturday day, and date is October 29. Tapos ngayon, babiyahe tayo papuntang Mintal. At ating gagawin ay i-vlog po natin kung anong magiging itsura ng highway na madadaanan natin from Davao City downtown all the way to Barangay Mintal sa may public market. Let us say kung ano talaga pinagkaiba ng biyaheng Sabado at Linggo at saka sa mga weekdays. Kung traffic jam, ganon. Diba? Kung bumper to bumper or maluwag maaniwalas ba? As far as I know kasi, Linggo lang ang natatanging araw dito sa Davao na napaka luwag, napaka aliwalas ng mga kalsada. Hindi siya traffic. Tapos every weekends, that was Friday, so matraffic. Nga pala no, bali nabalitaan siguro ninyo na in some part of Mindanao ay binabagyo, binabaha. May mga landslide pa na nagko-cause din ng casualties. Particular po 'yon sa may North Cotabato, Sultan Kudarat. Yan, mga ganong rehiyon, probinsya ng Mindanao. Tapos syempre sa Luzon and Visayas area na mayroong low pressure area at saka mayroong talagang bagyo, no? Ingat po kayo dyan lahat-lahat, no? Bali, stay dry. Dito sa Davao, so far, ito talaga yung pinakanabis kasi kapag ka nagkakaroon ng dilubyo sa ibang bahagi ng Pilipinas, ng bansa, dito naman ay ito yung kanilang klima, no? Oh, palaging may araw, no? Pinapainitan tayo ni Haring Araw. Tapos kapag ka naman ay nagkakaroon ng mga El Nino sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, nagkakaroon ng crisis tagtuyot sa ibang lugar ng ating bansa, dito naman sa Davao ay inuulan, no? So parang napaka-blessed ng taga Davao at dito sila nakatira sa Davao City. Kasi yung weather dito napaka magaling makisama. Ibig kong sabihin, napakabait sa mga taga rito, no? Yun nga, ulitin ko, kapag ka nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng bagyo, halos lahat ng tubig sa buong mundo ibinubuhos sa Luzon and Visayas, pero dito sa Davao yung araw yan, pinapanatili niyang toyo ang mga tao at warmth. Tapos kapag ka naman yun ang tagtuyo, dito ay inuulan. Ayan. So isa yan sa mga dapat ipagpasalamat ng mga Davaoinyo. Maliban sa magandang leadership meron sila dito sa kanilang LGU, magandang mga pamamalakad at magandang syudad, yun din weather, isa sa talagang maipagpapasalamat ng mga taga rito. Palatandaan na totoo yung survey ng PSA na tumaas ng 4.4% ang mga yumayaman dito sa Davao City. Ibig sabihin, parami ng parami ang mga yayaman. Yan, kita nyo yan. Kasi Station 8, Family KTV. Diba? Bagong bukas yan. Ibig sabihin, dito sa Davao, parami ng parami ang mga laundry shop, parami ng parami yung mga KTV in mga restaurants. So, indication po yan guys, na mga tao rito is maraming pera. Diba? Kasi may sapat talaga silang budget para sa KTV, sa mga nightlife, 'di ba? Sa mga good time, tamad maglaba. Kasi may pera sila pang pa-laundry. Tapos o di kaya busy sa negosyo, trabaho, kaya wala nang oras para magbabad sa labahan. At syempre, maraming pera para pumasok sa mga mamahaling restaurant. So, congratulations. So yung nasakyan natin is Dika Mintal. So tingnan natin kung gaano ka traffic or gaano kaluwag ang highway kalsada kapag ka Saturday. Time check is almost 11:10:46.
di Kamintal. So ang daan pala na ito ay sa may ano lang daw, Julis. So ang aking direction, yung aking destination natin is public market no ng Mintal. Pero sabi ni Kuya, okay lang naman daw. Kasi marapit na siguro yung Julis sa may ano, Dika. I mean, Dika, Julis, tapos Mintal Public Market. And so ito yung itsura ng dapat kapag kaaraw, no? Dated today, it's October 29. Habang binabagyo, nagkakaroon ng dilubyo sa ibang bahagi ng ating mahal na bayang Pilipinas. Dito sa Davao ay mainit, masarap, maganda ang klima, no? So, salamat. Salamat, Almighty Creator, for such a wonderful blessing. Marami ng mga nangamatay, bandang anong Cotabato area, landslide. So yun lang ha, bali sasama lang kayo sa aking biyahe. Siyempre, huwag kalimutang ikabit ang inyong mga seatbelt, no? Or yung iyong sinturong pangkaligtasan, dahil medyo malayo-layo yung ating biyahe. So sisingilin ko yung bayad po kayo, magkano pa masahe? Pilip dito rito kayo? 35. O, 35 lang, no? Bayad. Since nakasabay kayo, front seat pa tayo, air condition. So maraming salamat sa pagsama sa akin palagi, no? At least hindi ako nalulungkot kapag kahit lagi tayo mag-isang umaalis, andyan naman kayo, lagi kong kasama, kaya happy na tayo dun. Yun, may uniform na si ano, si uncle. Kinsa mo na? Na uniform agi, saninaan yun. Di mo po to si Andres, no? Dagan pa kay tao sa ano? Sa Dika? Tama pa sa. Kay ang franchise gi diretso naman sa Dika, di ba? Pagpasabot kay labig tao ang Dika. Sikles pa tawas. Sa araw-araw ninyong pagsama sa aking mga biyahe, imposible siguro ang ano, hindi kayo, hindi nyo makabisado yung ano, syudad natin, no? Pumaparaan si Angkor. Speed limit 30 kph. Mag-u-turn siya rito. Ang tawag dyan is impatient means hindi kaya ng kanyang pasensya na tumambay dun at mag-aantay ng go signal. My life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you,
I feel no shame out to the world. It's because of you. So heavy traffic pa rin pala nung kahit anong Saturday. So hindi ko alam kung bakit, no? Anong pinagkaiba ng Sunday tsaka ng Saturday. Saturday is working days pa rin siya para sa mga private company employee, no? So ibig sabihin, ang Friday or weekdays, di ba, merong government employees, merong mga estudyante, merong mga private company employee during weekdays, no? So kapag ka-Saturday, nababawasan yung mga motorista, yung mga commuters, gawa nung walang estudyante, walang mga government employee. Pero how come na ito pa rin yung sitwasyon? Pero dito na naman aside, dito naman okay naman, maluwag naman yung ating daan. So bakit may mga bottleneck set up pa rin sa mga intersection during Saturday? Let us know, no? Let me know sa comment box kayo mga kasagot niya, no? Mga ating listener, mga viewer ni Gala the Explorer. Diba? So what's the difference between Monday to weekdays tsaka Saturday? May nakita kong ano, yun, oh. Zoom in natin, ha. Yung pormahan niya, parang porma ko din. Yung kanyang damit, nasa na yun? Di ba nakatuwa lang? Kayo ba, anong pakiramdam niya pag nakita kayo ng tao sa daan, nakasalubong niyo na halos parehas kayo ng pormahan? Parehas kayo ng fashion sense or fashion style. Anyway, dito tayo sa may Davao Chok Java Doctors Hospital. Ang Pilipinas is third world country tayo, no? Although developing country tayo, pero hindi natin may aalis yung katotohanan na nasa third world country pa rin tayo belong. Pero bakit napakadaming mga private hospital? Di ba? Hindi naman tayo mayamang bansa. Hindi naman tayo kasing yaman ng USA. Di ba? Mga ganun. Mga Germany. So, pero bakit ang dami nating mga private hospital? Di ba? Ano, parang minsan ako yung napapaisip din. Na minsan naman di ko na rin masyadong iniintindi. Basta nagtataka lang. So ito yung pagkakataon na bringing up ko yung aking curiosity dito sa ating vlog. Tapos malay natin, maroon kayo maisagot dyan, no? So bakit kaya? Bakit napakarami mga private hospital sa Davao pala? Ang dami, no? Considering naman ang Davao talaga, marami ding mga may kaya rito. Pero sinasabi ko na ito in general, buong Pilipinas, bakit napakarami mga private hospitals and private clinics na hindi naman mayaman ang hindi naman tayo third world country pa rin naman ang Pilipinas, di ba? So let me know in the comment below. Alam nyo ang isa sa nakapag-focus ng traffic. Itong mga ganito, yung mga loading and loading station, yung mga nag-pick up, diba? Yan, gaya nyo, no? Ang tagal umalis. Nagbabaka sakaling makaka-pick up ka ng isa, dalawa. Gaya nyo, nakatambay dyan. So, nag-focus sila ng traffic. Diba? Pero wala naman tayong problema dyan, no? Naintindihan natin yan, gawa nung sila. Naning kamot. Nagpapakasakali na maragdagan yung pasahero, dagdag kita rin yun. Sayang naman ang biyahe kung hindi puno. Ito yung tulayhan na gawa sa panahon ni PGME na pinatikos ang proyektong to, itong tulay na to. Kasi ano daw, parang ano yan, panchon, parang nicho. Wala daw ka view. Pero para sa akin, okay na yon. Kasi may tulay na. Kasi nung time na yon, one lane na yung ginagamit that time. Kasi parang nasira yata or something. Hindi ko alam, nakalimutan ko ng bakit.
matagal na yun, no? Dato sa PGMA years administration. Rings of Power. Yan ba yung Wakanda? Anyway, para siyang Lord of the Rings, no? University of Mindanao. UAB. I mean, Matina branch. Okay. Ano pala to? The Paragon Davao. Bilis silang makagawa ng ano? Sali. Parang kilan lang. Ano? Parang yun eh. Skeleton. Binubuldos pala ngayon. Mataas yung ano? Pundasyon. Mga magigiting nating mga estudyante. Sipag, no? Aral lang, no? Aral-aral lang mga ma'am. Hanggang sa graduate at makapaghanap ng magandang trabaho at malaking sahod. Para maaahon sa kahirapan. At maliban sa mga maraming private hospital sa Pilipinas, sobrang dami rin ng mga Catholic school, mga private school, mga international schools. Di ba? Shana all. At alam niyo ba kung sino-sino yung mga nagsisipag-aral sa mga private school? Yung mga ano ha, yung mga pang ano talaga, pang malakas na mga private school like Lasal, Asia and the Pacific, mga ganong ano, yung ganong mga level, mga eskwelahan. Ang mga nakapag-aral dyan ay mga anak ng mga politiko. Diba? Magkano ang sahod ng ano, magkano ang sahod ng mayor? Sabihin natin 100,000 per month. Tapos magkano yung pang-matrikula, no? Mahal. Tapos kaya yabang-yabang pa ng ano, ng mga estudyante, ng mga nakapag-aral sa private school. Kasi elitista sila, kasi mayaman, untouchable, kasi gobyerno tatay nila, or nanay nila. Di ba? Yun pala. Alam na, di ba? So, di na kailangan in-memorize yan. Alam na natin saan galing yung pera. Sahod lang, kalit na sahod siya. Nga pala, SNR, ladies and gentlemen, kung gusto niyo talaga ng adikalidad, masasarap na mga produkto, napakamura, magpa-member na sa SNR, membership shopping. Membership means affordable, di ba? Kasi buy one take one. Lala pag may ano, okasyon, buy one take one dyan. CWC. Minsan ipa-flag natin yung ano, yung ating SNR. Tingnan natin kung anong mabibili doon sa loob. Lalo't na papanahon ano, Pasko, New Year. Ayun na, i-vlog natin yan. Ang haba nitong ano, Matina Linear Park. Or Linear Park of Matina, Davao City. Malaking tulong yan kapag kalalago na lalo yung ano, yung mga puno dyan. Lalong dadami ang tatambay dyan. Kahit ang halin tapat, malamig risko yung hangin. Sa ngayon, hindi pa siya gaanong tinatambayan. Gawa nung hindi pa siya malilim. Kasi yung puno ay maliliit pa lang. Yung panahon na masaya ang mga nagninegosyo ng mga bulaklak, kandila, kasi All Souls Day, All Saints Day, no? Mga tao pupunta ng simenteryo, mamimili ng kandila at mga bulaklak,